Hello at welcome sa ating channel. Ngayon ay i-breakdown natin ang top 10 na pinakamalalakas na non-devil fruit user sa current series ng One Piece. And i-base ko tong top 10 na to guys sa mga nagagawang abilities nila. So first, lilinawin ko lang guys ha, yung may mga high possibility lang na walang devil fruit yung nasa listahan natin, okay? Baka kasi may mag-comment na naman dito ng Joy Boy at Monkey D. Dragon. So si Joy Boy at Monkey D. Dragon kasi guys, hindi pa natin alam kung officially may devil fruit ba sila o wala, okay? Tsaka mahirap silang i-power scale guys, kasi wala pa talaga tayong nakikita sa series kung paano ba sila makipaglaban. And last guys, hindi ko isasama dito sa listahan natin yung mga officially napatay na sa series. Kaya wala dito sa listahan natin si Goldie Roger at si Oden. Bali yung list na to guys is yung currently active lang, okay? So kung malinaw na bago natin to umpisahan, alam nyo na. As usual, intro muna tayo. Slick talker since a jet. When it's time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So, ang ikasampu nga sa ating listahan ay si Yasop. So, tingin ko guys, si Yasop nga ngayon ang greatest sniper in the world. Konti pa nga lang yung nakikita nating screen time kay Yasop. Pero kapag pinapakita naman siya, pinapakita nga yung galing niya sa marksmanship. Isa na nga dyan yung laban nila ni Daddy Masterson. Kung di nyo alam guys ha, siya nga yung kinikilala na isa sa pinakamagagaling na sniper sa Marines. So sa pagharap nga nila ni Yasop, dito natalo siya ni Yasop at may kitang napabilib si Shang sa kakayanan ni Yasop. So kung hindi nyo alam guys ha, si Yasop nga ang unang naging miyembro ni Shanks sa Red Hair Pirates. Dahil kilala na nga si Yasop sa East Blue kahit hindi pa siya officially na pirata noon. So 3 years ago pa nga yan bago pa isilang ang anak niyang si Yusop. And dagdag ko pa guys ha, in-state nga rin ni Yasop na kaya nga daw niyang tamaan ang antena ng isang langgam kahit 100 feet pa daw yung layo niyan. So ang ikasyam naman sa ating listahan ay si Sanji. So lately nga lang nalaman natin na anak pala si Sanji ng isa sa mga kilalang pamilya sa North Blue o sa Germa Kingdom to be exact. At ito nga yung Vinsmoke family. So bakit nga ba siya nandito sa ikasyam sa listahan natin? Dahil nga yan sa mga unique abilities ni Sanji. Dahil ang primary na ginagamit nga ni Sanji sa pakikipaglaban niya ay yung paa at legs niya. Kaya nga nabansagan siyang Black Leg Sanji. And besides pa dyan, na-master na nga niya yung iba't ibang technique na may kinalaman sa pagsipa. Lalo na nung matapos yung training niya sa Momoiro Island after 2 years time skip. And besides pa dyan, user nga din si Sanji ng both armament at observation haki. And kung di nyo alam guys ha, currently nga si Sanji ang ikatlo sa may pinakamataas na bounty sa Straw Hat Pirates, which is 330 million belly. Mas mataas nga lang sa kanya sina Luffy at Jinbei. So ang ikawalo naman sa ating listahan ay si Jinbei, ang isa sa mga pinakamalalakas na fishman sa series ng One Piece. So bakit siya nasa ikawalong pwesto sa listahan natin? Dahil nga yan sa mga unorthodox techniques niya tulad ng fishman karate. Maraming beses na nga rin pinakita ni Jinbei sa atin yung kakayanan niya during sa mga laban niya kina Ace, Gecko Moria at marami pang iba. And besides pa dyan, naging membro nga rin tong si Jinbei ng 7 Warlords of the Sea. Kaya masasabi natin hindi biro yung lakas na meron siya. And currently nga, membro na siya ng Straw Hat Pirates. And in terms of haki naman, kaya nga rin ni Jinbei na gamitin ang both armament at observation haki. At currently nga guys, may bounty si Jinbei na 438 million belly. Which is pangalawa nga yan sa may pinakamataas na bounty sa Straw Hat Pirates. So ang ikapito naman sa ating listahan ay si Edward Weevil. So oo, wala pa tayong gaanong nakikita sa kung anong kakayanan ang meron siya. Pero one time in-state nga ni Fleet Admiral Akainu na kasing lakas nga daw ni Weevil yung batang Whitebeard. Wow, talaga ba? Di ba sobrang lakas ni Whitebeard nung bata pa siya? So it means kasing lakas yun ni Weevil? So oo, base nga yan sa sinabi ni Akainu. And besides pa dyan, talagang kilala ni Akainu yung lakas ni Whitebeard. Dahil nakalaban niya na nga ito ng 1-on-1. At currently nga, ang bounty ni Weevil 480 million belly. Para sa akin mataas yan ha, to the fact na isa si Weevil sa mga warlords. And last, kung di nyo alam ha, di pa nga officially na kinoconfirm na anak nga siya talaga ni Whitebeard. Kumbaga kiniklaim niya lang na anak siya ni Whitebeard. Baka kasi malito kayo, mamaya baka isipin nyo na anak talaga siya ni Whitebeard. So ang gamit-gamit naman niyang weapon, kaparehas ng kay Whitebeard na naginata. And in terms of haki naman, in-state nga na nagpo-possess siya ng both armament at observation haki.
So ang ika-anim naman sa ating listahan ay si Roro Nova Zoro. So bakit siya nandito sa ika-anim na pwesto? Dahil ngayon ngang Wano Arc, para sa akin dahan-dahan na siyang lumalakas at nagpapakilala. Dahil sa ngayon nga, hawak na ni Zoro ang isa sa pinakamalalakas na espada sa One Piece. At ito nga yung Enma na pagmamayari noon ni Oden. So marami na nga tayong nakitang major battles ni Zoro. At during nga sa mga laban na yon, nakita naman natin kung gaano nag-i-improve yung lakas niya, di ba? So in terms of haki naman, kaya nga rin ni Zorong gumamit ng both armament at observation haki. At currently nga guys, may bounty nga si Zoro na 320 million belly, which is pang-apat nga yan sa pinakamatataas na bounty sa Straw Hat Pirates. And I believe sobrang tataas pa yan once na matapos na yung Wano Arc. So ang ikalima naman sa ating listahan ay si Ben Beckman, ang kanang kamay ni Red Hair Shanks. So sobrang konti pa nga lang nang nalalaman natin sa kanya. Pero in-state nga ni Oda na si Beckman nga daw ang may pinakamataas na IQ sa buong East Blue. So meaning sobrang mautak at matalino talaga tong si Beckman sa pakikipaglaban. At in-state nga rin ni Oda na halos magkalapit nga lang daw yung lakas ni Beckman sa captain niyang si Shanks. So hindi na ako magtataka pag dumating sa point na ipakita na yung full capacity ng lakas ni Beckman at mapabilib tayong lahat dahil si Oda na mismo ang nagkumpara sa kanya kay Shanks. So ang ika-apat naman sa ating listahan ay si Dracul Mihawk, ang binansagang greatest swordsman in the world. Kinikilala nga rin siya bilang karibal ng ngayong emperor na si Red Hair Shanks at isa nga siya sa mga dating Seven Warlords of the Sea. Una nga nating nakita ang kakayanan niya during Marineford War. Dito nagpamalas nga siya ng kakaibang lakas sa paggamit ng espada tulad nga ng paghati niya sa isang malaking iceberg. At dito nga natin unang nakita yung Black Sword o yung espada na binabalutan ng haki. And in terms of haki naman, kaya nga ni Mihawk na gamitin ang both armament at observation haki. At kung di nyo alam guys ha, siya nga rin ang nagtraining sa kanang kamay ng Straw Hat Pirates na si Roro Nova Zoro during 2 years time skip. Kaya kung ano yung nakikita nating lakas ni Zoro ngayon, si Mihawk nga ang isa sa mga dahilan niyan. So ang ikatlo naman sa ating listahan ay si Silver's Rayleigh, o mas kilala sa tawag na Dark King Rayleigh. Yes guys, nasa ikatlong pwesto nga siya. Dahil kahit nga nasa matandang edad na siya, pinakita pa nga rin ni Rayleigh kung gaano siya kalakas. Tulad nga yan sa paglaban niya kay Admiral Kizaru. Imagine guys, matanda na siya pero kaya niya pa rin tapatan ang isa sa mga admirals. So nagre-reflect nga kung gaano siya kalakas ngayon sa katungkulan niya noon. Dahil kung di nyo alam guys ha, si Rayleigh nga ang kanang kamay ng dating Pirate King na si Goldie Roger. At in terms of haki naman, kaya nga ni Rayleigh na gamitin ang tatlong kinds of haki. At siya nga rin ang nag-training sa ating bida na si Monkey D. Luffy during 2 years time skip. Kaya kung ano yung nakikita nating lakas ni Luffy ngayon, isa nga si Rayleigh sa mga dahilan niyan. So ang ikalawa naman sa ating listahan ay si Monkey D. Garp, ang kinikilalang Hero of the Marines. Dahil isa nga siya sa tumalo kay Rax D. Sebek. At binansagan nga rin siyang Garp the Fist nung natalo niya si Don Chinjaw sa isang kotong lang, de joke lang, sa isang suntok lang. Which is that time kinikilala nga si Don Chinjaw na isa sa mga pinakamalalakas na pirata. Di pa nga natin gaanong nakikita yung full capacity ng lakas ni Garp. Pero sa tuwing ipapakita nga na umaatake siya, masasabi nating malakas siya. For example nga, yung pag-atake niya sa 1st Division Commander ng Whitebeard Pirates na si Marco the Phoenix. Dito, sinuntok niya nga si Marco at tumalsik nga ito. And besides pa nga sa mga individual na kakayanan ni Garp, kilala nga rin yung pamilya ni Garp mula sa anak niyang si Monkey D. Dragon na leader ng Revolutionary Army at sa apo niya na si Monkey D. Luffy. Na protagonist naman sa story na to. And in terms of haki naman, sinasabing siya nga daw ang may pinakamalakas na armament haki. At kaya nga rin ni Garp na gamitin ang observation haki. So ang nanguna nga sa ating listahan ay si Shanks. So currently nga, isa si Shanks sa mga 4 Emperors of the Sea, o isa sa mga pinakamalalakas na pirate captain ngayon sa series ng One Piece. So ang alam pa nga lang natin sa kakayanan ni Shanks, malakas nga siya sa paggamit ng espada. Ilang beses na nga niya sa ating pinakita yan. Una nga sa pag-aharap nila ni Whitebeard na nahati pa nga yung kalangitan nung time na yon. At isa pa yung pagpigil niya sa pag-atake ni Akainu. So kinukonsider ko si Shanks na pinakamalakas na emperor ngayon sa One Piece. Though isa na nga lang yung braso niya. At isa pa nga sa nagpapatunay na malakas si Shanks, yung pagiging magkaribal nga nila ni Dracul Mihawk na tinatawag na greatest swordsman in the world. So currently nga naniniwala ako na siya ang pinakamalakas na non-devil fruit user sa One Piece. Kaya naman siya ang nasa ikaunang pwesto ng listahan natin. So ayan na nga ang listahan ng top 10 na pinakamalalakas na non-devil fruit user para sa akin.
So may tanong ako guys, parehas ba tayo ng listahan ng top 10 na pinakamalalakas na non-devil fruit user? So kung hindi at may iba kayong nasa isip, huwag ka nang mahiyang i-comment yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo nang kalimutang pindutin yung like button dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre, i-click mo na rin yung subscribe button dahil talaga nga namang nakaka-motivate gumawa ng mga ganitong videos araw-araw pag nakikita ko yung suporta nyo sa akin. At bago matapos ng video na to, maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa ating channel. Pagpalain sana kayo guys. God bless. Yun lang. Peace.